sa aking palagay, mas lalong... Sajay, may pumupunta ba rito ng ganitong oras? Wala naman. Wachile! Bakit ka bumalik? Tumawag si Meitsuo kanina. Sinabi niya nangyari, kaya bumalik ako. Kanina lang ako tumawag, narito ka kagad? Pumasok ka muna. O ano? Kamusta na si Ace? Medyo masama. Wala pa kaming clue. Wachile! Nagbalik ka! Laging may nakasunod sa akin, gwardiya. Problema rin pati ang paglabas ko. Ang kasalan yun ay desisyon ng mama ni Asel at ng aking mga magulang. Seryoso sila rito. Itutuloy nila ang kasal. Pero hindi ba tinanggihan mo na ang kasal na yun dati pa? Oo nga. Pero nag-iba na ang sitwasyon ngayon. Nagdesisyon ng mama ni Asel at ang mga magulang ko na mag-invest sa isang oil excavation project. Pipirma na sila ng kontrata. Napakalaki ng halagang pinag-uusapan dito. Ngayon, nagdududa pa sila sa katapatan ng bawat isa. Kaya nila kami ipakakasal. Yun lang ang paraan para magkaroon sila ng tiwala. Nakuha ko na. Tulad pa rin ng dati. Iniisip kasi ng mga magulang mo at ng mama ni Asa, ang pagpapalaki ng korporasyon ang pinaka-importante sa lahat. Kahit anong gawin ko, walang mangyayari. Pati na rin ang wedding photo. Computer-generated yon. Kahit kailan, hindi kami nagpakuha ng picture ni Asa. Peke ang lahat. Ayoko kumain! Pag kinulong niyo ba ako rito, hindi ako kakain! Lumayas kayo rito! Palinis mo na lang yan. Magpadala ng katulong dito. Madam, si Young Master Aze, ilang araw nang hindi kumakain. Sa akin pong palagay, masyado na siya nagiging emosyonal. Nagwawala at sumisigaw. Sa ngayon po, medyo dehydrated na siya. Hindi ba sinabi ko sa iyong papuntahin ang family doctor? Dumating na po ang doktor. Ang dapat po sana ay kakabitan siya ng swero. Pero, hindi po kami makalapit kay Young Master Aze. Nagpupumigla siya at nabasag ang bote ng swero. Sa aking palagay, habang meron po siyang malay, walang makakalapit sa kanya. At bakit mo yan sinasabi sa akin? Hanapan mo na solusyon yan. Opo, madam. Anong ginagawa niyo? Bitiwan niyo ako! Sinabi na bitiwan niyo ako! Ano ba? Bitawan niyo ako! Tandaan niyo umanda kayo sa akin! Teka, para saan yan? Ano ba? Maliligtig ka kayo lahat sa akin! Bitawan niyo ako! Sinabi ng bitiwan niyo ako! Paano ngayon? Di na natin alam kung ano nangyari kay Asa. Uupo na lang ba tayong lahat? Alisin natin si Tao Mingso sa bahay niya. At pagkatapos nun, ano? Hindi ko rin alam. Basta ngayon ang naiisip ko lang, kailangan natin siya iligtas. Sa palagay ko, yun na nga lang ang paraan. Oo. Itakas natin siya. Tapos bahala na. Di ba maraming nagbabantay sa kanya? At malamang nakalakpa siya. Nalimutan mo na ba?
May butas sa hardin sa likod. Lagi tayong dumadaan dun. Di ba nilalagay ni Auntie Jade ang susi sa greenhouse dun sa garden? Ang susi ng lahat ng kwarto. Kaya walang problema sa pagpasok sa bahay dati. At syempre ngayong gabi rin. Sige, umalis na tayo ngayon. Kami na lang pupunta. Kayong tatlo lang? Huwag kang mag-alala. Kaming bahala. Madali lang to dati. Bakit mahirap na ngayon? 180 centimeters ka na. Ano ba? Hindi ka na yung batang kulang sa vitamins. Huwag kayong maingay. Baka mahuli nila tayo. Hi, Auntie Jade. Young Master Wasile, pwede ka nang lumabas dyan. Auntie Jade, siguro naman hindi kayo... Makinig kayo. Wala na mga susi sa dati nitong kinalalagyan. Mga hangal! Ano na po bang nangyayari kay Ase? Nakalak sa kwarto niya. Mahigpit na ipinagbili ni Madam na lalabas lang siya sa araw ng kasal nila. Walang iba kundi si Shouts. Hindi po makakapayag si Ase. Alam kong hindi siya papayag. Mula nung ikinulong siya sa kwarto niya, hindi na siya kumain. Kinakabahan ako talaga. Baka kasi hindi nakayanin yun ang katawan niya. Ngayon natatakot si Madam na baka saktan niya ang sarili niya. Binigyan siya ng gamot na pampatulog. Hindi yun pwede kay Aza. Tama ka. Kaya hindi siya kumakain kahit kaunti. Nag-aalala ko. Natatakot ako na nabigla na lang bumigay ang katawan niyang master. Auntie Jade, kailangan namin ang tulong niya. Oo naman. Kaya nga ako nakatayo rito. Binigay ko ang imbitasyon para mag-isip kayo at ipaalala sa inyo. Alam ko kasing gagawa kayo ng aksyon. Ay, pero mga young master, napakabagal niyong kumilos. Pinaghihintay ninyo ako ng napakatagal dito. Auntie Jane, wala na yata kaming may tago sa inyo. O ayan, kunin niyo lahat ng mga susi. Eto pa ang mapa. Basta sundan niyo lang ang direksyon. Kahit alam kong kabisadong-kabisado niyo ang bahay. Alam niyo ba? Napakaraming taong nagbabantay dito sa bahay. Sa labas ng kwarto niya, may nagbabantay din. Pinatulog siya sa pamamagitan ng gamot. Maliwanag ba? Paano? Tayo na. Madam. Umalis ka muna dyan. Tatawagin kita kapag lalabas na ako. Opo.
Sabi ni Auntie Jade may gwardiya rito. Mabuti nga't wala. Hi, Auntie. Bakit kayo narito? Kasi Auntie, narinig namin na may sakit si Azzy, kaya... Kaya nagpa siya po kaming tingnan kung anong sakit niya. Balak niyo itaka si Azzy para kay Shanchai, hindi ba? Hindi po, Auntie. Bakit naman po namin gagawin yan? Ano bang nangyayari? Kayo na naman pala. Lagi niyo akong pinaglalaruan. Hindi ito ang oras ng biruan. Madam, alam niyo namang sanay silang magkakasama. Wala silang balak. Uwi na. Sige na, umuwi na kayo. Auntie Jade, sa aking palagay ang ginawa nilang kapanghasan ngayon, may malaki kang kinalaman, tama ba? Madam, hindi tutulad ng iniisip niyo. Sila po... Auntie Jade, ginagalang kita dahil matagal ka nang nagtatrabaho para sa aming pamilya. Pero di kaya, dala na rin ang iyong katandaan kaya hindi mo na alam ang tunay na nangyayari? Sa aking palagay, ngayon na ang panahon para magretiro ka. Madam. Alam mo, malaki na ang Taoming family business ngayon. Hindi na ito katulad ng iyong inaakala. Ang seguridad sa aking pamamahay, hindi na maaaring maging kasing luwag tulad ng dati. Hindi na dapat inaalala pa ng isang matandang kaya mo ang ganong bagay. Kung dadagdagan ko pa ang mga responsibilidad mo, sasama naman ang loob ko. Gusto kong maging masaya ka sa natitira mo pang sandali. Huwag mo nang intindihin pa ang mga problema. Madam, ano po bang ibig niyo sabihin? Nalalaman kong may sarili kang kopya ng mga susi ng bawat kwarto nitong bahay. Gusto kong ibigay mo sa akin yun ngayon din. Auntie Jade, nasa ng mga susi? Yung Master Simen, ibigay mo ng mga susi. Magpapunta ka dito ng mga gwardiya. Iisa lang ang anak kong lalaki. Walang pwedeng kumuha sa kanya. Bakit kayong tatlo lang? Nasaan si Daoming Si? Nabigo kami. Kumusta ang lagay niya? Amalina! Alam kong ayaw niyo lang sabihin sa akin. Ano ba talagang lagay niya ngayon? Nilak siya sa kwarto niya at pinatulog. Hindi niya alam na nagpunta kami. Tatanungin kita. Kung talagang magpapakasal si na Xiao Tzu at Ase, anong gagawin mo? Ang aking gagawin? Si Men, bakit ngayon ko pa nagtanong? Anong inaasahan mo isasagot niya? Gusto ko lang na maging handa siya. Masama rin ito sa loob ko. Anong gagawin natin? Nabulabog na natin ang Reyna. Wala na si Auntie Jade. Kung papasok tayo ron, mahirap na. Hindi ba? Meron siya nakakatakot na kapatid? Di rin naman siya makakatulong. O bakit? Hindi ako makapaniwala. Ang galing ng naisip mong yan. Ano bang nasabi ko? Ang labo naman. Tatawag ako na. Ngayon mo lang nagamit ang utak mo. Ba't ba hindi natin siya naisip? Ano bang nasabi ko?